Kamusta, Taurus? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang tema ng reading para sa mga Taurus. Angels and guides, please guide us ano ang reading para sa mga Taurus. Siya nga pala, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi, san man kayo naroon. Ang tema ng reading natin ngayon ay The Hangman. Ito yung time na nagre-reconnect ka sa spiritual na purpose mo sa buhay. At ito yung paraan para malaman mo kung ano yung parte mo sa sitwasyon na kinakaharap. Binabaliwala mo or hindi mo na iniisip yung mga negative na sitwasyon na nangyari sa buhay mo. Mas binibigyan mo ng halaga yung mga valuable lesson na natutunan mo sa bawat chapter ng buhay mo at nag-move forward ka. Hindi mo rin kailangan pang hinayangan kung ano yung mga nagdaan kasi blessed ka. Marami kang dapat ipagpasalamat at ipagpatuloy mo yung mission mo sa buhay. Ngayon naman guys, alamin natin kung ano ang message ng mystical card para sa mga Taurus. Kunin muna natin lahat ng card mo. Itong card na ito ang nagsasabi na kung feeling mo hopeless ka na o kaya naniligaw ka ng landas, pinapaalala sa'yo na meron pa rin magandang mangyayari sa buhay mo na kahit hindi mo nakikita or nararamdaman. Huwag mawalan ng pag-asa. Itong next card, base sa booklet, lahat ng kailangan mo ay nasa iyo na para makamove forward ka. Makukuha mo yung hustisya na para sa iyo pero hindi dahil sa pagpilit sa sitwasyon, kundi natural na darating. Hinahanap ko pa yung page, medyo malayo yung isang card. Ang ibig sabihin nito, maraming taong hindi perpekto, kaya may posibilidad na yung taong pinagkakatiwalaan mo ay hindi niya matupad yung pangako niya sa iyo. Paalala na rin sa iyo itong card na ito na huwag ka basta magtiwala. Para na rin hindi ka masyadong masaktan. At saka i-add ko lang guys na ang ilan sa inyo magagamit mo yung talas ng pakiramdam mo. Yung guide mo ang magbibigay sa'yo ng message na merong mali or dapat mong ituwid. Ito naman ang angel number mo. 888 is a sign that you have abundance in your life, whether it's love, friendship, money, etc. Five oh seven, your thoughts will become reality without a moment's hesitation. Yun nga talaga yung mangyayari kasi ang ilan sa inyo, pinag-iisipan mo na kung ano ba yung purpose mo sa buhay, kung ano ba yung direksyon na dapat mong tahakin. Alamin naman natin kung bakit ipinakita ang The Hangman. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. The Hierophant, 8 of Wands at 9 of Cups.
Sa mga cards na ito ipinapakita na magbabago yung pananaw mo patungkol sa spiritual at tradisyon. Kasi base sa mga cards, maturity na ang gusto mong i-apply sa buhay mo. Yung magseryoso ba? Ang ilan sa inyo dati pa man, seryoso ka na. Pero, dito sa mga cards mo, ibang level na ng ano eh, ng estado ng buhay mo yung haharapin mo. At ready ka, willing na mag-move forward kung saan ka tatahakin. Sa career, sobrang positive nitong mga cards mo. Ito yung sign na merong bago at saka hindi ka paniwalang mangyayari sa buhay mo. Mabilis itong mangyayari. At saka ang tingin sa'yo ng mga kasamahan mo sa trabaho ay matalino ka, maaasahan. Kaya kapag ka meron kang sinasabi, nakikinig sila sa iyo. Ang ilan sa inyo, ang trabaho mo ay yung nagta-travel ka, yung nasa labas. Ang iba naman, sa ibang bansa. At saka deserve mo na maging successful, magkaroon ng improvement at achievement kasi napakasipag mo. At saka hindi lang naman kumikilos ka, kundi planado yung mga ginagawa mo. Sa mga single, nakadalawang cards ka na may potential person, nakakaibiganin ka muna. Pero unti-unti talagang mauhulog ang loob niya sa iyo. Sa mga nasa relationship naman, marami kang katangian na nagustuhan ng person mo. Mas lalong umiinit at saka exciting ang relasyon niyo ng person mo. Yung pagmamahal niyo sa isa't isa ay hindi nagbago simula pa nung nagkakilala kayo. Ang ilan sa inyo nagkakilala kung hindi magkatrabaho, ang ilan naman ay schoolmate kayo ng person mo noon. Ten of Cups, Six of Swords, at Five of Wands. Ang ipinapakita ng cards na ito na merong transition na mangyayari sa buhay mo na mas magpapasaya sa iyo. Kasi merong sitwasyon na magiging kalma na or magkakaroon ng clarity. Kasi merong sitwasyon or problem na matutuldukan na. Sa financial, dalawang cards na yung nagsasabi na maganda yung nagiging kita mo dahil sa kasipagan mo at saka tiyaga. Magaling ka rin dumiskarte. Merong person na nanghiram sa iyo ng financial pero hindi niya agad ito ibabalik sa iyo. At ito yung dahilan kaya ang ilan sa inyo nagkakaroon ng pagtatalo or meron ng gap sa koneksyon. Ang ilan sa inyo na single, magkakaroon ka ng bagong karelasyon at itong relasyon na ito ay meron ng future. Kung bakit maganda yung nangyayari kasi ikaw mismo yung nag-decide na magkaroon ng healing, na i-open yung sarili mo sa mga positibo. Kaya positive din yung dumarating. Pero sa ilang single, kung binigyan ka ng sign na itong potential person na to ay hindi dapat pagkatiwalaan, maging alerto ka na. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, dalawang cards na yung nagsasabi na pangmatagalan ang relasyon nyo ng person mo at saka mas nagpo-progress ito. Ang relasyon nyo ng person mo ay happy at committed. At saka mukhang ang ilan sa inyo malaki yung binubuo nyong pamilya. Pero pinapaalala ng mga cards na hindi pa rin naman talaga may iwasan na magkakaroon ng problema sa relasyon. Pinapaalala ng cards na napaka-importante ng communication na para malaman mo kung ano yung nangyayari sa person mo.
para pareho nyo o sabay nyo harapin ng person mo kung anuman ang problema ng isa. At ang advice pa ng cards, kung anuman ang mangyari sa sitwasyon o relationship, kailangan ng pag-control, ng temper. Five of Swords, the Temperance, at the Emperor. Base sa cards na ito ay yung akala mong mapagkakatiwalaan mo ay hindi pala. Pero kahit na negative ang dating nito sa iyo, sa isang banda ay magkakaroon ka naman ng kapayapaan sa sarili. At magiging mapili ka na sa mga taong pagkakatiwalaan mo. Hindi mo hihingin sa kapwa mo kung ano yung dapat nilang gawin dahil ikaw mismo sa sarili mo ang magbabalanse at magkukontrol. Sa kalusugan, ang ilan sa inyo magkakaroon ng injury at saka yung pag-atake. Ingat kayo sa mga ganun sitwasyon. At saka ang ilan sa inyo, yung pagkakaroon mo ng malubang sakit ang naging wake-up call sa iyo. Kasi dalawang cards na yung nagsasabi na ihinto mo na yung mga unhealthy habits. At saka napaka-importante ng moderation, anuman ang sitwasyon mo. Sa mga single, may potential person kang makikilala na toxic ang pag-uugali. Pero syempre, hindi lang naman yung person na yan yung makikilala mo. Marami ka pang makikilalang potential person na mas deserve ng pagmamahal mo. Kasi may makikilala kang person na faithful at saka dedicated sa relasyon. Sa mga nasa relationship, nakadalawang cards ka na, na ang gusto ng person mo ay siya ang nasusunod sa relasyon. At saka matuto ding makiramdam kasi yung person mo nag-a-adjust na siya para sa'yo. Kaya kailangan gawin mo din ito para naaayos yung problem. Huwag patalo sa pride or ego. At saka meron talagang relasyon, nakatatlong cards na magtatagal. Kasi naaayos nyo ng person mo ang misunderstanding. Itong Six of Wands ay tagumpay. At saka sign din itong card na ito na magkakaroon ng katuparan yung mga pangarap mo. Dahil sa pagtsatsaga, magiging proud ka sa sarili mo at saka ang mga tao sa'yo ay patuloy na magtitiwala. Itong Queen of Swords naman ang nagsasabi na kahit na may mga taong hindi nagtitiwala sa'yo, kayang-kaya mong magpursige, maging matagumpay na mag-isa. Hindi mo na rin inaasahan na ang ibang tao ay tutulong sa'yo. Itong Five of Cups ang nagsasabi na kailangan piliin mo kung ano yung battle na dapat mong harapin or solusyonan. Para makamit mo yung tagumpay, kailangan tanggapin mo yung pagbabago, matutunan mo ito, at saka kailangan din ng acceptance.